Okay, what's up sa inyo mga kabihero? Nagbabalik muli ang kabihero nyo, no? Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. At ang video natin ngayon ay i-review natin itong nabili kong bike dito sa South Korea at magkano ang mga halaga at mga spec nito, no? Huwag na natin itong patagalin, pero bago yan, mag-intro muna tayo mga kabihero. Bihero, ito na ang ating i-review yung bike, ang Scott Aspect 750. Wow. Okay, pakita ko sa inyo, no? Ikot ko muna, no? Then i-review natin siya. Ito yung mga bihero, sabihin din natin ang presyo niya mga bihero. Dami siya. Re-review na natin siya, no? Model niya mga bihero ay Scott Aspect 750. Okay, unahin natin sa frame niya mga bihero. Ang frame niya ay naka 6,661 siya, custom tubing niya. Meron 7,000 series niyan. Ito 6,000 series lang tong frame. Ito yung frame niya mga bihero, yan yung kabuuan ng frame. Okay, yan ang frame niya, 6,000 series. Okay, dumako tayo sa fork mga kabihero. Ito yung fork niya mga kabihero, yan, yan ang fork. Okay, ang fork natin ay naka Suntour XCTBO HLO. Okay, naka lockout na rin siya mga kabihero, yan o, lockout, yan. Tsaka dito sa kabila natin, airtight. Kabihero, yan. Airtight. Meron niyang coil spring mga kabihero. Yan. Kinakargahan niyan dito mga kabihero ng ano, hangin. Ito yung lockout niya. Mga kabihero. Yung lockout. Mga kabihero, yan. Pag inopen mo to, naka-open siya, maglalaro yung ano niya, yung fork niya mga kabihero. Pag nakasara naman siya, nakalock siya, yan, matigas lang siya. Gagamitin mo yan mga kabihero pag yung mga bawa ahong ka ng mundo, kailangan nakalock siya. Ngayon kung bababa ka at medyo ano yung daan, medyo lubak at saka ano, kailangan buksan mo to. Then yung fork natin, meron na rin siyang arc. Nasa unahin yung arc niya. Yung iba nito nasa likod, yan. Then pumunta tayo sa brake niya. Ang brake niya mga kabihero, naka Tektro na tayo mga kabihero. Tektro. Tektro na yung ating brake mga kabihero. Ang brake natin ay naka ano tayo, HDM 275 hydraulic disc na yan mga kabihero. Hydraulic na. Okay, pakita natin yung preno natin. Hydraulic pa na yan. Naka-Tektro tayo, ayan o. Tektro. Naka-Tektro tayo, hydraulic disc na yan mga preno, mga kabihero yung preno natin. Then pumunta tayo sa handlebar. Yung stem, yung handlebar mga kabihero. Yan, handlebar. Ito yung stem. Then dito tayo sa upuan niya and seat post. Ang tatak natin dito, alloy na rin to mga kabihero, alloy. Pero ang tatak niya ay Syncross. Yan mga kabihero, Syncross na siya. Pati dito sa ating stem. Kung kikita. Diba? Yan, Syncross na tayo.
Okay, bihero. Then, punta tayo sa kanyang sa group set niya, mga kabihero. Yan. Ang group set niya ay nakano na tayo. Shimano Altus 18 speed o yung tinatawag na 9 speed. 9 dito and 2 doon. Iba 18 tinatawag pero ito ay 9 speed. Dalawa dito and two dito. Shimano Altus na tayo, mga kabihero. Yan. Shimano Altus. Ang aring then dito sa plato natin, dito sa crankset natin, naka Shimano FC. Shimano FC MT2100-36x22. Yeah. Naka-alloy na rin tayo, Shimano, no? Dito sa kasit natin, o no, yung sprocket natin sa likod, naka CS tayo HG200-9x11-3060. Yun ang ating sprocket sa likod. Okay, nabanggit. At saka mga kabihero, ano na tayo, naka quick release na tayo. Ayan, ayan, quick release. Ito pag tinanggal natin, naka quick release na tayo. Then ito, dito rin sa unahan, quick release. Ayan, preno, naka Tektro. Pilitin natin, no? Naka Tektro tayo sa preno, no? Hydraulic disc na tayo dyan. Then ayan na tayo, Shimano Altus. Then punta tayo sa ating gulong. Gulong natin yan ay 27.5, no? Gulong natin, ang lapad nyan ay 2.40. Okay, naka Kenda na tayo ang gulong natin. Okay, naka Kenda booster 2.430 TPI, mga kabihero. Then ang bigat niya, mga kabihero, ay ang approx weight niya is 14.40 kilogram or 31.75 lbs na siya, mga kabihero. Yan yung ating Scott Aspect 750. Medium siya, mga kabihero. Medium yan. May bell na rin tayo para pag may tao, pwede tayo mag-bell. Narinig tayo. Medium tayo, mga kabihero. Yan, medium. At ang presyo niya, mga kabihero, ay nabili natin siya ng presyo niya, mga kabihero, ay 650,000 won. Yan ang kanyang price. Sa peso, hindi ko may convert eh, kung magkano palitan ngayon eh, kung magkano siya. Then magkano natin siya natawaran? Nakuha natin siya ng 610,000 won. Yan, yan na yung nabili nating bike dito sa South Korea. At sa mga susunod, magbabike na tayo, mga bihero. Papasyal ko kayo sa mga lugar na mapupuntahan natin, no? Nag-iisip pa nga ako kung ano ipapangalan natin dito sa bike na to eh. Pero parang okay sa kanya si Scotty eh. Kasi Scott ang pangalan, ang Scott ang model niya. 750, pwedeng Scotty. Okay, comment below na lang, mga kabihero, no, kung ano, no? Sa lahat ng mga basher ko, I love you. Lahat ng mga sumusuporta, I love you, no? Ganon. No hates tayo. Spread love. Hanggang dito lang, mga kabihero, no? Mag-iingat kayo palagi. Then, God bless to all. Huwag nyo rin magkakalimutang mag-comment and mag-subscribe. At i-turn on nyo rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Maraming maraming salamat. God bless to all. Peace.